Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Reyna ng Langit, magalang ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, alleluia, ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, alleluia. Manalangin tayo, O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristo Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon namin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayon ay ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Matay, ngunit muling nabuhay sa kamatayay, nagtagumpay, at ang tagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't nagpagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol
at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan. At isinilaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagala sa sabing ganito, sa bahay ng puon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Tugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Tugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Tatayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis sa kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan
at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Bagamat umaga, nawa po ay ang init ng panahon. Umagang-umaga, mainit, no? Ay magpaalab palalo ng atin pong pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoon. Pag sinabing pakikipag-ugnayan, yung atin pong relasyon sa Diyos. Halos no, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus ang mga salitang, manatili kayo sa akin. Kung gusto ninyong mamunga, ang tanging nananatili sa Kanya ang magkakaroon ng bunga. Ibig sabihin, lumalago. Paano ba lalago ang isang relasyon kung sa bawat problema, ang solusyon ay paghihiwalay? Kasi no, ginagamit ni Jesus itong kwento tungkol sa puno ng ubas. Siya ang puno, ang ama ang tagapag-alaga. Kung titingnan natin sa karanasan ni Jesus, kung bilang puno, naranasan niya ang putulan ng mga sanga. Pinuputulan at nililinis. At ito yung kanyang naranasan na hindi madali na putulan, linisin. Siguro naman sa inyo, no, yung mga nasanay nung panahon ng COVID na tinawag na maging plantito, plantita. Yung kaano at na-discover ninyo kung paano mas palalaguin ang isang halaman, kung paano mas pararamihin ang isang halaman. Pero ngayon, hindi lang basta no, maging si Jesus ay pinuputulan at lahat, sabi, no, lahat ng hindi namumunga, lahat ng mga natutuyo ay aalisin, puputulin. So may inaasahan kasi sa atin na magbubunga tayo, lalago tayo, o sabihin na natin magmamature tayo pagdating sa atin pong pananampalataya. Pero ulitin ko po, no? Sinasabi sa atin Jesus ang kahalagahan ng pananatili natin sa Kanya. Lalo tigit sa panahon na tayo po ay tinitrim, tayo po ay sinusubok, tayo po ay dumadanas ng isang matinding pagsubok. Mas lalo tayong manatili sa Kanya. At kung, sabi nga po, kung nananatili tayo, makikita natin at makikita dapat sa atin ang bunga ng atin pong pananatili kay Jesus. Mas nagiging mabuting tao ba tayo? Mas nagiging maayos ba tayong makitungo sa ating kapwa, sa ating pamilya, o mas gusto lang natin na mag-isa, mag-solo, kasi mas, no, may mga tao na mas para bang mas okay na siya lang mag-isa. Hindi ganon ang ninanais ni Jesus na kasanayan natin. Kasi sa isang puno, maraming sanga. At lahat ng ito ay, kumbaga, no, pinahalagahan ni Jesus. Sana po, no, sa bawat isa sa atin, hindi lang tayo dapat yung, kumbaga, pwedeng sabihin, okay, nananatili tayo kay Jesus kasi nagsisimba naman tayo araw-araw. Pero ano ba yung sinasabi nga na manatili kayo sa akin? Gaano man kahirap sundin, gaano man kahirap gawin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga utos, ay pagsusumikapan pa rin natin.
Mas matindi ang hamon para sa ating lahat na mga nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ito, napapakinggan natin kaysa sa mga wala pa sa simbahan. Wala pang alam, hindi nila naririnig ito. So mas matindi ang inaasahan sa atin. Nawa, no, sa atin pong pang-araw-araw na pagsisimba, mas makita natin mismo din, no, tayo kung nagiging maayos ba tayo, nagbubunga ba ng mas mainam ang atin pong pakikipagrelasyon din sa ating kapwa. Amen. Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, relihiyoso at ang mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa Kanyang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal na lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Hesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa iyong batis upang magmahal. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Hesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalmalhatian mo. Alang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kapalit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin pong gaganapin ang pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen ng Solidad. Mariyang ina ni Jesus at nang ampuning tibogos nitong pumananako purihin at itigala yamang siya ay at halin na tayo'y mag-alay ng bulaklak kay Maria. O Birhen Maria, kami ay na. Oh,
kalisahan.